Magandang araw sa inyo lahat. Ako po ay si Dean Rod Vera. Ako ay isang Law Dean ng The College of Law ng University of Caloocan City. Ako rin ay isang Professor of Law. At ako ay isang abogado ng mga banda katulad ng Razorback, Wolfgang at Itchy Worms. At saka isa rin ako ng abogado ng mga artista katulad ni Res Cortez at ni Leo Martinez. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa issue ni Mario Maurer versus Kakai Bautista. Si Mario ay isang aktor, isang modelo or model galing sa Thailand. Si Kakai Bautista naman, o si Kakai, ay isang komedyante at aktres dito sa Pilipinas. Noong Marso 2021, nagpadala ng mga abogado ni Mario ang isang cease and desist letter sa management company ni Kakai. Ang nakasaad sa liham na ito ay cease and desist, refrain from using Mario's name in all communications by Kakai. Ang cease and desist letter na ito ay parang pinapatahimik si Kakai. Nung na-upload na video na ito, wala pa akong nabasa sa internet kung may reaction man si Kakai. Parang NR or no reaction sa company Kakai. May bisa ba ang demand letter na to? Bilang abogado, ako ay magbibigay na lang isang opinion. Hindi kong sasabihin kung may tama o mali ang letter na ito. Sasabihin ko lang ang batas na pwedeng i-apply dito sa cease and desist letter or sabihin natin demand letter. Alam nyo, lahat tayo ay may sariling privacy rights. Kapag ikaw ay isang celebrity, meron isang implied waiver sa privacy rights na ito. Kasi bilang isang celebrity, gusto mo ikaw pag-usapan ng mga tao. Gusto mo ipag-usapan ka ng mga fans mo. Kasi alam natin, pag hindi ka na pinag-uusapan, hindi ka na popular. Noong 2013 pala, itong dalawang celebrity, si Mario at si Kakai, pareho silang nag-star sa isang movie ng abs-cbn, ang Suddenly It's Magic. Ang lead actress dito ay si Eric Gonzales. Ang importante na malaman natin dito ay magkakaibigan pala sila. They know each other. They starred in one movie. Ayon sa nababasa ko dun sa Rappler at saka sa Cosmo.ph, may mga TV interviews pala si Kakai sa Boya Bunda at nag-guesting pa siya sa TV show ni Vice Ganda na pinag-usapan niya ang kanyang friendship niya kay Mario. Nung nakita ko nga dun sa image shot ng show ni Vice Ganda, magkatabi pa si Mario at saka si Kakai. May batas ba na lang magsusuporta sa mga demands ni Mario Maro? Wala. Sa Pilipinas, wala tayong tinatawag na celebrity rights. Sa Amerika, particularly sa California, meron. Kasi doon, bawal mag-profit o kumita ang isang tao pag ginamit mo ang mga assets ng isang celebrity katulad ng mga imahe niya or yung boses. Pero sa Amerika lang yun, wala dito sa Pilipinas. Ngayon, lahat tayo merong freedom of expression. Pero ang makakapigil lang dito sa freedom of expression kapag ang sinasabi mo o yung mga salita mo ay tinatawag na defamatory or yung sakop sa libel. Kasi yun, pag yung tao na pinag-usapan nyo ay feeling niya na libel ang sinasabi, pwede niyang kasuhan ng libel or slander ang mga nagsalita tungkol sa kanya. Pero hindi naman libel ang dinidemanda kay Kakai. Ano lang, cease and desist, refrain from talking about me, sabi ni Mario. Hindi naman sinabing tumigil ka na ang mga sinasabi mo ay consider ko libelous. Wala namang ganun. Sa tingin ko, pwede man mag-request si Mario na, Kakai, huwag mo akong pag-usapan. Do not include me in your social media or your TV interviews. Pero kapag ginawa pa rin ni Kakai yun, pinag-uusapan niya si Mario, ang pagkakaibigan nila, yung friendship nila, wala naman batas na ba-violate si Kakai. Salamat sa view nyo at abagan natin ang susunod na kabanata ni Mario versus Kakai. Hi, please do me a favor and smash that like button. It'll help me a lot and it will trigger the YouTube algorithm. Now, if you have not yet, please subscribe to my channel. If you don't, my dog will eat this exam booklet and that student has to repeat
his final exam again.